dito na tayo ngayon sa Battery Way. So, bababa tayo para makita yan. Pero bago ang lahat, papalit muna ako kasi kailangan handa ako para sa ating whole day tour today. Tara, let's! Now, let's begin to travel back in time. Kasama ko ngayon si Sir Edward at nandito na kami ngayon sa Battery Way. Malalaman ko ngayon sa tulong niya kung ano meron dito sa loob. Tara, let's! Ano po ito? Ito na yung mga guns ng Americans actually. Ang tawag po dito, Battery Way. Battery po is an American term for a gun emplacement. Yun yung grupo ng guns, either 1, 2, 3, 4 or more guns in one emplacement. Yung way, lahat po kasi ng mga guns ipinangalan sa mga American officers and memory of them. Like this one, it was named after 2nd Lieutenant Henry Way. This gun battery was the most effective gun and the last gun who fought against the Japanese. Then, how strong is it? Umaabot siya ng 13 kilometers ang firing range niya. So, it's a rainbow trajectory. And then, it's like the ball? Yeah, yung bala niya, about 750 to 1,000 pounds. Yung bunganga ng gun is that's 12 inches. Yun yung mini-measure nila, yung 12 inches. Has it always been all color green? To preserve po yung mga guns na ito, of course, nire-repaint na lang po ito. Actually, hindi niyan yung original na kulay para na against the rust yung sa kulay. Ah, hindi na po kasi ano na po ito, obsolete na. So, kulang na yung mga parts niya. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, that's the original one. Hindi na pwedeng galawin kasi naka-stack up na yan. Pupunta naman tayo ngayon kung saan ipapakita ko sa inyo nakatago ang mga bala. At saka, bala and mga gunpowders. Then kung paano nila ilabas and i-reload doon sa mga mortars na yan. Dito nakatago ang mga shell. Yung pong shell na mababasa nyo dyan, shell are the... Shell. Yun yung mga bala na yun. Yun yung nasa loob. Ang cartridge po, yun yung mga cylinder na inilalagay doon sa loob ng bala. So yung mga bala na yan, naka-stored inside the room. When it comes out, nakahang po dito sa railings na yan. Paglabas dito, itatransfer naman ngayon ma'am dito sa postcard na yan. Yan. Then, para mailipat. Yeah, para mailipat nila exactly at the gun barrel for reloading. Pwede po bang pumasok dyan? Pwede ma'am. May umuba dyan? Oo. Habang pumapasok po tayo dyan, you can take pictures. If you're lucky today, you can catch some reflections. If somebody touch you with a cold breeze or hand, that's a ghost. Natakot ako. Kahit may araw. So ngayon, aalis na tayo dito. Pero nakita na natin yung dapat natin makita. Ngayon naman, it's time to see other things. Saan po tayo pupunta next? Ang susunod naman po natin pupuntahan is the first hospital na ginamit po ng mga Filipinos and Americans before the war. Okay, ngayon naman, hospital naman. Ito pong hospital na to, composed of four buildings put together, shaped like a big cross. Maski meron siyang Red Cross sign on top of the building, still, binomba pa rin ng Japanese. Dito sa ground floor, first building kaliwa, that served as the morgue before. Paikot po tayo ngayon sa front view ng hospital. Itong hospital na to was completed 1912. And this hospital can house 1,000 patients also. Nandito tayo ngayon sa sinasabi nilang first hospital in the island. Itong hospital na to, sinabi nila na yung mga Hapon, binomba pa rin nila ito kahit na merong Red Cross sign doon sa taas. So ngayon, gusto kong makita kung ano lang itsura niya. Tara, let's! Pang picture taking to. Bago ang lahat, just like any other traveler mo, papapicture muna ako. Mukhang Instagrammable yung mga areas dito sa old hospital. Andito tayo ngayon sa second floor, ma'am. Aakyat tayo ngayon sa third floor. Maipapakita ko sa iyo yon, yung operating room nung araw. Okay. Don't worry yung mga ibon na yan. Maraming mga lumilipad. It's my first time actually seeing swallows in real life. Yes. I didn't know that we had that here in the Philippines. They look like bats. They're color black. Buti lang, hindi masyadong oh, yung reaction ko. Kasi they're really small and they're swift. So kapag ka ganon, syempre paano ka pakakabahan? Eh, wala na, hindi ka pa nga nagre-reaction. Okay, akita tayo. Ako ma'am, sige po. Ito po. So, akyat tayo ma'am sa third floor para ipapakita ko sa iyo
kung nasabi ko kanina, 4 buildings put together. So makikita mo yung 4 na building dito, shaped like a cross. And also, yung operating room na ginamit at that time. So ito po, ito ang operating room. The cement came from Japan. Yung mga steels from Bethlehem Steel US. Pero yung mga tiles na yan, made in Germany. Tsaka nanotice nyo po, yung mga doors are very high. Not that the Americans are tall or big people. That served as the air passage. So at that time, wala pa pong air condition. So that air can goes around inside the building. Opo. And ma'am, since na nandito tayo sa hospital, hindi po nakakatakot. Kasi po, pwede kayong mag-prenup pictorial dito mismo sa loob ng hospital. Oo, yun yung iniisip ko. Kasi sobrang scenic niya, diba? Tsaka kahit ako, nagpapa-Instagram ako eh. So meron nga talaga kayong prenup package. Yes, pakita ko sa inyo naman ma'am itong mga patient's ward at that time na ginamit nila. So napansin mo po, wala na siyang bubong. So nasira po siya during the bombings. Yan. So ito ang pinaka-patients ward at that time. Yung mga rooms dito, yan yung mga nurses' quarters, comfort rooms, toilet, shower rooms. So para communal siya talaga. Opo, yan. And mamaya, next stop natin ma'am, papakita ko sa iyo on top. Can you see that ruin on top? Ayun! Yan. That's the longest military barracks in the world. Yun yung mile-long barracks. Ooh, in the world! Yeah, in the world at that time. Barracks by the Americans. Show?